Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Asong Barker sa Zamboanga, kinatutuwaan ng mga netizen. Isang maswerteng fan nakatanggap ng basketball jersey mula kay Daniel Padilla. Tattoo artist na nag-request ng tattoo design sa isang singer, viral sa TikTok. Babaeng taga-Colombia na sorpresa nang makitang kamukha niya ang nasa isang vintage painting. At Ellie Buendia kinumpirmang magkakaroon ng Eraserheads documentary. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento, kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and the viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Ouyong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending video, Beth Barker. Isang aso mula Zamboanga City ang kinatutuwaan ngayon ng mga netizen. Si Bantay kasi break muna sa kanyang guarding duties dahil isinama ito sa pamamasada ng kanyang jeepney driver na amo. Aliw naman dito ang mga netizen dahil makikita ang aso na tila sitting pretty sa bubong ng jeep. Silipin ang cutie fur baby na si Bull sa trending report ni Pamela Adriano. Hindi po naliligaw ang asong ito o aksidenteng nadala ng jeep dahil ang fur baby na ito ay alaga mismo ng tsuper mula sa Zamboanga City. Ang asong ito po ay si Bull at sumasama ito sa kanyang amo na si Mang Samuel sa tuwing papasada ito. Sa litratong ito, kitang-kita kung paano nababalansi ni Bull ang pagtayo sa bubong ng jeep. Ayon kay Mang Samuel, natutuwa raw ang kanyang mga pasahero sa tuwing maikitang kasama niya ang kanyang alagang aso. Pagbabahagi pa ng jeepney driver, sa tuwing iniiwan niya raw kasi ang kanyang aso sa bahay, tila umiiyak daw ito. Kaya sa tuwing babiyahe raw ito para pumasada, sinasama niya raw si Bull at kapag tanghaling tapat na, ay itinatabi niya raw ito sa driver's seat. Sinisiguro naman daw ni Mang Samuel na laging maingat ito sa pagmamaneho. At nagpapasalamat din daw ito sa mga taong natutuwa kay Bull. Sa ating next viral story, Padilla 04. Malaking bagay na para sa mga fan na mapansin ang kanilang mga iniidolo. Pero paano pa kaya kung napansin ka na personal pang ibinigay sa'yo ang gamit niya? Ganyan kasi ang unforgettable fangirl moment ng babaeng ito mula Cebu City nang ibigay sa kanya ng kapamilya actor na si Daniel Padilla ang jersey nito na ginamit sa isang basketball game. Ang nakaka-sana all nakaganapan na yan, panuurin sa trending report ni Milly Borja. It was all worth it. Yan na lamang ang nasabi ng fangirl na kinilalang si Allen. Dahil worth it nga naman ang pagod at paghihintay. Kung ang ending, mapapasakamay mo ang gamit ng iyong idolo. Si Allen kasi, isang maswerteng fan nang matanggap nito ang basketball jersey ng kanyang idolo na si kapamilya actor at teen king Daniel Padilla. Pero hindi lang niya ito basta natanggap, personal itong ibinigay ng aktor. Kwento ng dalaga, sobrang saya ron ito nang mapansin ni DJ ang dala nitong placard na may nakasulat na Daniel, pwedeng akin na lang ang jersey mo. Nang makita raw ito ng aktor, nag-thumbs up sign pa, tanda na umagri ito sa hiling ng fangirl. Binalikan din ni Allen kung paano niya nakuha ang jersey number 4 ni DJ. Ayon dito, pumunta lang siya sa exit kung saan nakapark ang van nila at binuksan ng aktor ang bintana ng sasakyan. Saka inabot ang ginamit na jersey sa katatapos lang na Star Magic basketball game na ginanap sa Cebu. Inamin naman ng dalaga na nagsisimula pa lang daw ang aktor sa showbiz sa teen drama na Growing Up, hinahanga
pinagdadaanan niya ito. At syempre, merong mga fan dyan na magtatanong kung anong ritual at manifestation ang ginawa ni Allen para ma-achieve ang kanyang ultimate fangirl experience. Sinabi nitong kailangan lang ng mahabang pasensya at patuloy na suportahan ang mga idolo dahil darating din daw ang kanya-kanya nating right time na mapansin. Paalala pa nito, maging responsable sa pagka-fangirl at panatilihin pa rin ang kaligtasan ng mga hinahangaang personalidad. Sa ating next trending story, ang babae sa obra. Ka-look-alike o doppelganger ang tawag sa mga taong may kamukhang kamukha pero hindi naman niya kakambal o kaano-ano. Pero paano na lang kung ang iyong kahawig hindi lamang basta isang estranghero, kundi isang taong sa vintage painting mo pa makikita? Yan kasi ang kwento ng isang babae mula Colombia. Mula kasi sa facial features nito hanggang sa buhok, tila siya ang nasa obra. Halina't silipin yan sa trending report ni Angelica Cosme. Ano ang iyong gagawin kung makita mo ang iyong mukha sa isang lumang painting? Yan kasi ang pangyayaring gumulat kay Jenny Smith mula Colombia. Kwento ng 43-year-old na ginang, ang kuwang larawan sa naturang portrait ay natagpuan lang din ang kaibigan ng kanyang kapatid sa isang Facebook group. Si Jenny nagulat na lang daw nang makita ang kanyang malaking pagkakahawig sa babaeng nasa obra. Partikular na raw ang kanyang red curly hair at maging ang malapad na noo. At dahil isa itong di pambihirang pagkakataon, ay agad niyang hinanap ang vintage painting upang mabili ito. Matapos ang ilang buwang paghahanap sa tulong ng social media, nalaman ni Jenny na nasa isang antique shop sa North Carolina ang naturang painting. Isang netizen namang naninirahan malapit doon ang nagmagandang loob na bilhin ito upang maipadala sa kanya. Sa halagang $10, napasa kamay ni Jenny ang kalokalike na vintage painting na kanya raw isinabit sa taas ng kanyang bookshelf. Sa huli, napag-alaman ng ginang na isang Stephen Ferris Jr., isang yumaong painter at World War II fighter pilot na naglingkod sa US Air Force ang nagpinta nito. At sa pagbabaka sakaling makilala kung sino ang nasa obra, nakipag-ugnayan din si Jenny sa apo ng yumaong pintor at doon kanyang napag-alaman na madalas daw sa art classes ang naturang artist kung saan iba't ibang tao ang kanyang namimit at nagsisilbing subject sa kanyang mga obra. Para sa ating next viral story, tattoo inspired by JK. Kung ikaw ay magpapatato, anong disenyo ang sa tingin mo'y hindi mo pagsisisihan habang buhay? Isang TikTok video kasi ngayon ang trending online, tampok ang dalagang nag-request sa isang Pinoy artist na bigyan siya ng ideya para sa kanyang susunod na tattoo. Ang singer na ito, si Juan Carlos Labajo, o mas kilala sa stage name na JK, na siyang game na game na sinulatan ang braso ng naturang fan. Ang mga awit, humirit pang itag daw siya nito kapag nagawa na ang tattoo ng dalaga para maipatato rin niya ang kaparehong disenyo. Ang naturang fan na isa ring tattoo artist, hindi sukat akalain ang mensahe ng kanyang susunod na tattoo mula sa iniidolong singer. Ano kaya ang tattoo design na ibinigay ni JK sa kanya? Alamin yan sa trending report ni Liway Abbas. Sa bawat tattoo na inilalapat sa ating balat ay may kaakibat na istoryang tayo lang ang nakakaalam at nakakaunawa. Kung sa iba ay dumito sa katawan, para sa atin naman ay mayroon itong malalim na kahulugan. Kaya naman bago magdesisyon sa disenyong habang buhay ng naka-imprinta sa balat, siguraduhin muna kung ito ba ay hindi pagsisisihan. Pero ang tattoo artist na ito mula Olongapo City, hindi sarili ang pinagdesisyon para sa kanyang susunod na tattoo. Dahil ito ay galing sa isang Pinoy artist na si Juan Carlos Labajo, o mas kilala bilang Juan Carlos, na siyang nakadaupang palad ng dalaga nang ito ay nag-perform sa Subic. Hinayaan ni Abby ang singer na magdesisyon para sa kanyang isusunod na tattoo at ayon pa kay Juan Carlos ay itag ito sa Instagram para makapagpatato rin siya. At dahil siya nga ay tattoo artist, siya na rin mismo ang naglagay nito sa kanyang sarili. At hindi lamang ito ordinaryong tattoo na ating nakasanayan dahil ito ay isang glow in the dark tattoo. Nang maitag naman ng 22-year-old singer ay napahanga ito kay Abby. Ayon din kay Abby, hindi niya rin
inaasahan ang mensaheng enjoy the process na hatid ng bago niyang tattoo na inspired kay Juan Carlos. Si Juan Carlos ay kinilala bilang isa sa mga finalists sa The Voice Kids Season 1 noong 2014 at kalaunan ay mas naging kilala pa dahil sa kanyang hit song na Buwan at mas lalong kinilala pa sa mundo ng musika matapos umano makapasok ang kanyang latest hit na Ere sa number 87 spot sa Spotify Global Chart na may 1.45 million streams. At para sa trending showbiz balita, Eli Buendia kinumpirmang magkakaroon ng Eraserheads documentary. Mga detalye sa report ng ating showbiz angel. Kinumpirma mismo ni Eli Buendia na magkakaroon ng isang dokumentaryo tungkol sa kanilang bandang Eraserheads. Ang revelation ginawa ng E-Heads frontman sa isang interview sa online magazine na Hiraya. Pero si Eli, tikong pang-bibig pagdating sa ibang detalye tungkol sa upcoming documentary ng legendary Pinoy rock band. Nang mausisa naman kung may posibilidad bang maglabas sila ng panibagong kanta matapos ang matagumpay na reunion concert sa loob at labas ng bansa kamakailan, let's see lamang ang sagot ng singer. Kung matatandaan noong December 22, 2022, ginanap ang Eraserheads huling El Bimbo concert kung saan muling na sila ang magkakasama sa isang gabing tugtugan sina Eli Buendia, Raymond Marasigan, Buddy Zabala at Marcos Adoro. At matapos niyan, umarangkada ang kanilang USA-Canada concert tour last May hanggang June. Nabuo ang Eraserheads taong 1989 at ilan sa kanilang mga pinasikat na kanta ay With a Smile. Meron akong problema. Wag mong sabi magazine. Oh, hey! Iba na yung iba na yung at ligaya. Kumulang ako, aking sintay. Walang humpay na ligaya at asahang ibig. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento po ng ating fur baby na talaga namang loyal-loyal sa kanyang amo na jeepney driver. Sabi nga sa post, ang ating mga alagang hayop, hindi tinitingnan ang estado natin sa buhay, mahirap man o mayaman. Eh sila po ay tumitingin sa kung ano ang maibibigay natin na pagmamahal sa kanila at ibinabalik po nila ito ng walang kondisyon. Kaya naman sa ating mga kababayan dyan na may mga alagang hayop at talaga namang tinatrato ito na parang parte na rin ng kanilang pamilya, aba mabuhay po kayo at sana tularan rin kayo ng karamihan sa ating mga kababayan. Matuto po tayo ano, na mag-alaga at maging responsable sa ating mga alagang hayop. Tratuhin po sila na parang kasama na rin sa ating pamilya. Mahalin po natin at syempre pahalagahan na huwag sasaktan. At kailangan po ay maganda rin na i-share din po natin sa ating mga kababayan, sa mga kakilala, ang kaligayahan po na ibinibigay ng pag-aalaga ng mga hayop. At maging responsable po tayong mga pet owners, ika nga, di ba? At dito po nakikita kung gaano rin po tayo kasing responsable sa ibang mga bagay, lalo na po sa mga mahahalaga rin pong bagay sa ating buhay. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya naman, i-tag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan mga kwento sa likod ng mga nagva-viral na video. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin, at ipo-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and the Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Oyong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.